Jacqueline, binigyan si Coco Martin ng prominensyon. Netizens, may napansin kay Coco Martin. Kamakailan nga ay umiiyak na humarap sa media ang anak nito na si Andy Eigenman upang magbigay ng pahayag sa biglang pagpanaw ng kanyang ina. Ayon kay Andy, sumaki bilang buhay ang ina na si Jacqueline Jose noong March 2 ng Sabado dahil sa myocardial infarction o heart attack. Maging sila ay kinagulat daw ang pangyayari, maraming mga netizen at sikat na personalidad nga ang nagulat sa biglang pagpanaw ni Jacqueline Jose. Si Jacqueline Jose ay isa sa mga karakter sa show ni Coco Martin na FPJ's Batang Quiapo na kasalukuyang umere kung saan ay ginampanan nito ang karakter ni Chief Espinas na kasalukuyan panghabang buhay ang karakter sa naturang palabas. Ay sa ilang netizen na sumusubaybay sa palabas na ito, ilang linggo lang ang nakakaraan ay si Espinas na karakter ni Jacqueline ay kamakailan lang na muntik ng mamatay sa eksena at siya ay sinadyang patayin at barilin sa isang eksena ngunit ito ay nakaligtas pa rin. Pero sa ngayon na patay na si Jacqueline ay sinasabi na tuluyan na nga na hindi mabubuhay ang karakter nito. Samantala, inamin ni Coco na nakaramdam siya ng premonisyon sa pagpanaw ng katrabaho at kaibigan na si Jacqueline sa taping nila sa nasabing palabas sa FPJ's Batang Quiapo. Sa burol ni Jacqueline sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City nitong March 5, 2024, si Coco ay tumayo at nagbigay ng eulogy sa ngalan ng Batang Quiapo. Una ay kinuwento ni Coco Martin na isa si Jacqueline sa tumulong sa kanya na nagsisimula pa lamang siya sa showbiz at noong di pa siya kilala bilang artista. Isa si Jacqueline sa nag-motivate kay Coco umano upang ipagpatuloy ang career sa showbiz kahit na siya ay umano ay nawawala ng pag-asa at naisip na hindi para sa kanya ang showbiz. Kaya naman napakataas ng respeto niya kay Jacqueline bilang katrabaho at kaibigan. Nagkwento rin ng sa ngayon na A-list star na si Coco Martin na ilang araw bago pumano si Jacqueline ay may napansin siyang kakaiba sa aktres. Ayon sa kanya, noong last taping namin noon sa barracks, actually meron kaming napansin sa kanya na hindi namin inaasahan. Ang eksena raw ay lalaya na si Bubbles o si Ivana Alawi, pero hindi dapat malungkot ang eksena ni Jacqueline dito. Nagulat sa kanya ang director namin. Bakit naiyak si Mommy Jane sa eksena na hindi naman dapat? Parang out of character yung binibigay niya, pahayag ni Coco. Pinaulit pa nga daw ang eksena kay Jacqueline, pero hindi nila maintindihan kung bakit emosyonal ang multi-awarded actress. Kinuna na din daw ang eksena sa paglaya ng karakter ni Coco Martin sa serye. Sa halip na galit ay emosyonal daw ang pinakitang atake ni Jacqueline. Noong nagpapaalam na ako, nalalaya na ako, iba rin ang atake na binibigay niya sa akin. Na dapat ang atake niya sa akin ay tinetreat niya ako na subukan ko mag-tridor ay mapapahamak ang mga kaibigan ko. Kinausap daw ni Coco si Jacqueline sa labas ng tent nito at tinanong kung may bumabagabag ba dito. Sagot daw ni Jacqueline, kasi ano eh, nalulungkot ako dahil unti-unti nang nawawala yung characters. Unti-unti nang nag-aalisan, kumbaga yung grupo. Lubos naman nagpapasalamat si Coco kay Jacqueline na tinato daw siyang parang tunay na anak na hindi umano niya naramdaman mula sa tunay niyang ina. Isa rin sa naibahagi ni Coco ay ang di niya maipaliwanag umano kung bakit niya naikikwento si Jacqueline nang di namamalayan bago malaman na ito ay pumanaw. Kinukwento niya yun, masaya siyang kinukwento. Tapos kinukwento mo yun kay Mami Pai. Mami Pai, alam mo, kinukwento mo namin ni Mami Jane, ganyan. Saturday yun. Tapos after that, nagkano na kami, nag-motorcade, and then gabi, nag-show kami. Pagkatapos ng show namin, nag-inuman kami, kwentuhan. Pinagkwentuhan ulit namin si Mami Jane. Kukwentuhan namin siya. Hindi ko alam ba't lagi ko siyang kinukwento. Hindi ko alam ba't lumalabas sa dila ako na nakukwento ko si Mami Jane. And then after that, nung ano na, natapos kami mga 3 a.m. Tapos umuwi ako ng Manila 7 a.m. Dumating ako tanghali, natulog na ako. 6 p.m. tumatawag niya sa akin si Tita Vero. Pagtawag niya sa akin, nag-usap kami. Sinabi niya sa akin yung nangyari kay Mom Jim. Tapos after that, tumawag agad ako kay Mami Pai, sa kay Tita Ori. Sinabi ko yung balita. Dali-dali ang nagpunta agad kami ng bahay ni Mami Jane para alamin yung sitwasyon. And then yung nakita, nalaman na namin, ayun nga yung nangyari. Sabi ko na sa sarili ko, nung gabi pala na naiisip ko siya mga hapon pala na sinukwento ko siya.
pakiramdam ko na paparamdam siya sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit ko siya laging kinukwento, kung bakit ko siya laging binababanggit. Mayroon napansin din na nakakakilabot di umano ang mga netizen tungkol kay Coco Martin. Kaugnay din sa umanong kamakailan lang na pagpanaw ng batikan na actress na si Jacqueline Jose. Usap-usapan din kasi ang isang comment ng netizen tungkol kay Coco Martin kay Jacqueline. Ayon sa isang netizen, mga kinuhang cast ni Coco sa bawat ginagawa niyang teleserye ay namatay. Katulad ni Eddie Garcia, Susan Roses at ngayon ay Jacqueline Jose. Nagkaroon naman din ng reaksyon ng netizen sa nasabing komentong ito. Nagkataon lang yan kasi halos mga actress ni Coco mga matatanda kasi ang goal niya, tumutulong sa mga actress na matatanda na actor at actress. Yung mga palaos na binubuhay niya pa ang career. Pag oras mo na ay oras mo na. Walang kasalanan ng mga nasa paligid dyan. Maging si Eddie Garcia na napatid sa cable, di mangyari yan kung di niya pa oras. Walang nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay ng tao. Mga veteranong artista kasi kinukuha niya, ibig sabihin yung may mga edad na artista. Samantala, sa araw ng libing ni Jacqueline, nagkaroon si Coco ng itim na paro-paro na dumapo sa kanyang puting damit. Napaniniwala na ito ay simbolo ng isang espiritu ng kapapanaw na tao at ito ay dumadalaw sa taong malapit sa kanya. Gayunpaman, ang tunay na naniniwala sa Diyos ay hindi bumabase sa nagkataon na sitwasyon. Tandaan na ang Diyos lamang ang may hawak sa ating buhay at siya lang ang maaaring kumuha nito sa atin. Ano ang masasabi nyo sa naging premonisyon ni Coco at ang nagkataon umano na pamamayapa ng mga veteranong aktor sa kanyang palabas? I-comment nyo na sa ibaba. I-like at subscribe ang aming channel for more latest trending news from us. And thank you for watching!